for ESL 1 Gen Team. Kabila naman, andyan si Jabs, si Isai, si Mushi, Ninja Bugin, si Moon. Yeah. Sa mga tanong, kami rin, kakakas lang din namin ng Galaxy Battles. Ayan, pupunasan nila. Pupunasan muna. Oh, kita mo luminis. Luminis nga, boy. Kulang lang sa punas eh. Na-airconan sa tingin ko. Pwede, nag-moist a little bit. Kakagaling lang din namin sa Galaxy Battles. Tapos isang araw na pahinga lang. Oo. Buti nga, may pahinga pa tayo kahit pa paano, di ba? Saka hindi kawawa din yung players nun kung dire-diretso din yung tournament. Yung boses ko kahapon medyo out pa eh, pero ngayon medyo okay na. Ha? Kita mo naman yung production value, may transition. Oh. Ang transition doon, kala mo pinupunasan, pero hindi. Merong internal software na panlinis ng webcam siya. Okay. Eto nga po, kami po yung live na naman. Kamusta yung Galaxy Battle experience para sa Ish? I thought it was great. Kasi yun nga, first time ko. Pero like na... kahit na nasa ibang event ako, parang pareho pa din yung feeling na kumbaga wala namang difference of performance and everything. Yun nga, pareho pa din. Hindi ko inisip na Galaxy Battles yun. Okay. Inisip ko lang na I'm still casting a normal event. Normal event and with two teams. Pero kung nag intermittent yung internet nun, malalaman mong Galaxy Battles yun. Pero buti na lang hindi. Buti na nag-swabe. So, yeah. Actually, pati kami, may kabaring kami. Ngayon tapos na ang Galaxy Battles fallout. Let's do this. Meron akong mga hinanaing na ngayon mailalabas ko na. Fallout Gaming, you've been good to us, we've been good to you. Uy, lumalabo, nagkaparamdam yung pula. Sorry. Sorry, Fallout, sorry. Mamaya, nagkaparamdam, nanonood yata. Okay? Hawak pa rin nila yung production namin dito. First pick, Bane. Para dito kay TNC. Sobrang lakas ni Bane ngayon. Ang ganda niya mag turn around ng engagement tapos yung lalo na yung sa Liquid kanina. Sobrang ganda ng ginagawa ni Kuroki. Tapos saka si GH din yung combination na yon, yung Earth Spirit Bane. Ang ganda sobra. Kung naparod niyo yun kayo na yan, kinover namin ni Curbs yan. Balance po yung camera mga sir. Sadyang mas doble lang yung size ko kay Ishii kaya sa tingin niyo hindi balance. O sige, tumawa ka. Pizza party ka. Sige, first two picks naman. Sige, Earth Spirit para kay Jabs. And then, pak naman ni Nana. Yung first two picks na Mineski dito, Ish. Ayan, kinawalan nila si Earth Spirit. Eh, nga, like when I said, magandang combination siya with Vayne because you have a setup, meron kang Infeeble, meron kang Vayne script and everything. So, ayan, gusto ko rin pinikap nila. Maganda rin siyang synergy with Pak. And the same time, si Pak, hindi mo alam kung saan siya lilane. Yun. And before we go, belated Pit Senior sa mga taga Tondo and sa mga taga Cebu. Hindi kami nakapag-enjoy, hindi kami naka-attend dyan given meron nga kaming Galaxy Battles. Mm-hmm. Pero sa mga susunod, okay? So, second pick, inaantay natin dito pa rin mga nanonood sa Twitch dyan, Twitch viewers natin. Salamat sa pag-intindi kasi we are live nung Sunday sa ABS-CBN Sports in Action. Yeah. Kaya yung ibang mga time, kailangan natin i-break even kung ano yung mga terminologies na pwede natin sabihin. Sasabihin nila, parang napaka-basic naman ng casting ngayong araw. Kailangan nyo lang intindihin yung sitwasyon natin. Yeah. Pero ngayon, we are now live on Twitch, kaya back to regular programming na tayo. Of course, okay? Of course. So, saka, pasensya na kung di namin na-shoutout halos lahat ng tao from day 1 to day 3 kasi medyo mahirap yung wifi din at the same time. Sa sobrang intense ng mga laban eh. Talagang sobrang di ka pag na makakat. Pag nasa ano ka talaga yun, pag nasa venue ka, So, maririnig mo yun. Kahit sa tingin mo, normal na play na to, pero yung crowd sisigaw. Kung ano sila ka-engage, no? Maano ka na lang rin eh. Masasama ka na sa reaction eh. Second pick, Dragonite. Early pick Dragonite to para kay TNC siya. Probably looking okay din naman siya against kay Pak kung igigit na nila to kasi nga sobrang kunat. Knowing the fact na yung Mineski ice hero, hindi masyadong more on to this Pak. He is more on to Timberso and then yung Chen off lane, pero Pak hindi masyado nakikita ng TNC yan, kaya ito let's see kung mag-mid nga yung Pak at saka yung Dragonite mamaya. Magandang matchup din yun. And also, they need the maganda yung blink to stun. Kasi si Pak may mahirap hulihin niya. So, once na magkaroon na ng blink. Saka maganda rin setup with yung Nightmare. Kasi diba, ang hirap kay Pak is yung lumapit kay mapapansin ka kagad. So, kapag sinetup mo ng Nightmare, makakalakad si DK to cast yung Dragon Tail niya. Dragon Tail. Ayun nga, mga sir. Spaceship won't be there to dodge that one. Pero, ano kasi natulog kahapon? Kahapon, mga 12 yata eh. Ah, 12 o'clock. Hindi mo na napanood yung laro namin na nagpot ako. Medyo na ang hirap.
May tanong lang ako. Bakit isang game lang yung na-post? Di ba dalawang games kayo? Kasi nga yung dulo, nag-rapier na ako't lahat, hindi pa rin nabuhat yung iba. Ako naman, steady lang naman ako eh. Ako hindi na ako nag-post yung rate king ko ng unang laro. Kita mo, di ba? Mm. 25 minutes, nakita mo yung item ko. Yung MKB yung isa, Silver Edge lang, tsaka yung Scepter. Napaka-sakit sa ulo. Tapos yung second game naman, Tinker niya pinip. Tinanggal yung mic. Sanking si third pick on the side of TNC. Witch Doctor naman, para kay Mineski. So, ayun. I guess they needed more damage with a Witch Doctor physical and magic din. Sa kanyang sustain din. Maganda rin at the same time. So, pero gusto ko din to, yung Sand King. kasi pwede siyang offlane and yung aggression niya sa laning phase, yung Barrow Strike niya, meron siyang heavy damage with Epicenter. He has huge ultimate. Kumbaga, he brings a lot to the table with this hero. May nakita ko dito, Isha, ang suggestion niya for TNC, offlane Darkseer. Para kay TNC pwede. Given the Sand King na sila, di ba? Mm-hmm. Saka maganda rin yun, yung ano, Surge to Iron Shell. Napakasakit na combination din yun. Lalo na si Sand King, mobile pa siya na hero with his Barrow Strike. So makakalapit at makakalapit siya right away. Ang mga available natin na heroes are Terror Blade para kay Raven. Mm-hmm. Probably Tinker din kung mag-TDK si Raven. Kasi nag-TDK si Raven eh. Yeah. Yung Tinker, wag lang tutulad sa Tinker kahapon. Mm-hmm. Okay na medyo alanganin yung galawan. Yeah. Fourth pick, ito yung inaantay natin. Just collage. Ako, nasakit sa ulo. Tapos yung Doom, kala mo talaga carry siya. Ayaw gumawa ng utility item. Shadowblade ang item. Shadowblade, Aghanim Scepter. Radiance. May Radiance ang sakit sa ulo, sabi ko. Tapos makikita mo siya, Radiant kami. Nasa may Dire Jungle. Napitas. Buta di yun nireport. Eh, buta. Kung pwede, kung di ko nga lang tropa yun eh. Ayan yung Terrorblade, inagaw na namin yung ski-ish. Yeah. So, offlaner na lang kailangan na rito para kay Ice. It's also, pero I guess meron naman silang Sand King to clear yung illusion, saka yung Fire Breath at the same time. Dragon Breath. Dragon Breath, ayun. So, sabi rito ng mga tropa natin, Lycan daw para kay TNC. Pwede daw, given na merong clear creep wave itong Mineski, pero yung push or yung pressure that can provide nung Lycan early to mid game is something na hindi kayang gawin tumpasan pa at the moment ng Terrorblade. Yes, exactly. Saka synergy din with the push kasi nga with the Dragon form din at the same time. Saka kasi meron silang setup, yun nga, yung Dragon Tail, Barrow Strike. So, kumbaga si Lycan, susugod na. Kasi ang pinaka-mobile na hero lang naman nila is si Puck. Di ba? Kumbaga si Witch Doctor, kayang-kaya niya patayin right away. Pitasin, Same with Earth Spirit. Yung Earth Spirit lalo, pwedeng i-block niya yung Alpha Wolf niya dun sa Rolling Boulder ng Earth Spirit, di ba? Para di makatakas. Mm-hmm. Pero we are still waiting rito. First game ng TNC tsaka Mineski sa ESL 1 Genting. And good afternoon to all our viewers dyan. Kakatapos lang na matinding bakbakan, intense. Who would have thought na mag-enjoy ang Pinoy sa VGJ at tsaka EG na Grand Finals Best of 5? Grabe talaga yung performance ng dalawang teams ngayon. Talagang sila rin yung dahilan kung bakit sobrang tuwan-tuwa yung fans. Pakuha kayong walis. Nasabi ko na nga ba eh, kaya minsan pag sinasabi nila Ishii ko kas ka kay Kuya Nick. Gumaganon na ako eh. Ako, di naman ako bias. Eh yun naman talaga yung nangyari. Okay. Eh kung nanalo ko yung isa, walang ganun joke eh. Sabi nila imposible daw mag-2-1. Ayun, na 3-0. Pero Darkseer nga, tama yung prediction natin, Ishii for Sam H. Mm-hmm. So, it's going to be Sand King ni Teams. Mm-hmm. Shoutouts dyan kay Akita777 for subscribing. Saka mahihirapan din si Terrorblade dito sa laning phase kasi nga yung Iron Shell, wala silang pang mabilis na pang clear nung creeps na yon. And si Witch Doctor, though meron siyang pang zone with Cascade, unless kumakakuha siya ng lucky bounce. Yun, pwede nang makuha. Pero I think medyo mahihirapan sila. Unless mag-rotate si Earth Spirit. Which could be a lot of investment para sa kanila. Tinker, Binan. Coming from Mamineski, given we know nga na yung Dragonite can be used by Raven then, to give space para sa another mid laner. Mm-hmm. Para kay TNC. So, sixth ban, who will it be? Mga offlaner ni Ice. If you're TNC, ano yung mga, ayan na, Batrider. Yung binan dito.
And then insta-pick. Ooh, Timberso. Sabi ko sana kailangan pa nila ng wave clear. Eh. Kailangan nila ng nuke damage. Kasi nga sa illusion at the same time din para kay Terrorblade. Lalo na pag-existition sila ng high ground. So ito, great pick. So since marami din naman silang physical damage, yung Death Ward, yung kay Terrorblade, pasok na pasok si Timberso dito. Pero kailangan pa nila ng damage for Mineski, tama? Mm-hmm. Kasi kahapon, yung Dragonite, ako lang yung damage eh. Naka-define ako, walang tulong sa kakampi ko. Napapatay ko naman, pero mahirap. Yeah. Pero parang 1 versus 5 yung nangyayari doon. Ay, okay lang. It is what it is. So, nasali dapat ako doon. Sana nila. Ay, kaso... Sayang naman. Ano na tawag doon yung sleeping schedule na X-Dose na noon, maglalaro sila. Sabi ko, naantok na ako. Ni-rapier ko na. Tapos, ano ba yung pang-pabilis na attack speed? Dalawang Assault Kiras, ay, dalawang Hyperstone. Moon Shard, lahat na. Ah, offlane Wyvern. Offlane Wyvern by Ice. Yeah. Oh, ginagamit niyan. Yes. Given tatlo melee eh. Yeah. Apat melee. Yeah. Apat melee. So, kumaganda yan, kumbaga, pag nag-go in yung tatlong, kasi sila yung nagda-dive eh, usually. Itong si Sand King. Oh, ganda set to. Purple, oh. Ganda na set nung Terror Blade ni Yamushi. No? Malaki bigayan dun sa ano? Malaysia. May pang pizza party yan, ah. Siyempre, mayaman eh. Oo. Ano ko ba? Wyvern nga. Coming from Mineski. Kumbaga, ito yung pang-kite nila sa mga melee heroes given yung range din ng Wyvern. Nagugustuhan ko itong ano, yung drafting ng Mineski. Parang medyo nakikita ko sa kanila, lalo na si, ano, si Ice, yung draft ng Wings. Yung talagang hindi mo expected yung mga heroes. Tapos sobrang flexible din. TI6 ba yun? TI6 Champions Wings Gaming. Na ngayon, nagkanda, watak-watak na. And naiisip ko na rin gawin yun kasi na-feel ko yung nararamdaman ni Shadow eh. Yung offlane mo, nag-carry bigla. Diyos ko, sakit sa ulo, putik. Buti nga nag-Shiva, medyo may tulong. Aghanim's Radiance at saka Shadow Blade. Hindi man lang ako, ni-Lotus Orb. Wala bang support? Walang support yung ano? Paano mo nga lang i-carry kung walang support, yung diba? Yung dalawang support namin, kala mo viewer. Nanonood lang. Walang gem, walang vision. Siguro sa isang laro, naka-anin na beses ako, words. Di pa kami namamatay doon, ha? Oh, ako, yung ako na lang magsalita. Bili ka na ng pizza. Pizza. Pero going back on serious note, guys, sa lahat na nanonood dyan, hopefully, nagustuhan niyo yung coverage namin nung Galaxy Battles. And hopefully, we made you proud sa pagrepresenta on national TV. Yes. Okay? At the same time, thankful din kami sa lahat ng pumunta at sumuporta on that event. Like, kahit na sobrang daming negative na naririnig nyo, pumunta pa rin kayo. And that is a huge appreciate for us. Actually, doon ako nakakinakaban eh. Ang daming Pilipinong Dota players. Mm-hmm. Kung baka, pag di namin nagawa ng matinuto, yari kami. Oo. Yari kami, seryoso. Mm-hmm. Yeah. So, buti na lang, medyo naging okay. Mm-hmm. And walang palpak na nangyari, pero may smoke of deceit dito. Ha. Mamaya na tayo magkuha ng hero picks. Ayan, may smoke, nakita. Oy, may pause! The pause is real. Talk shit. TS daw, TS. Talk shit. On the side of BGJ Pose is real. I just colored. Pero ito, meron na agad G. Kinakabahan na si 1437. Nag-Arctic Burn na yan. Nakaslow na siya dyan. May Cascade. Paralyzing Cast. Ayan na nga, mahuhuli. Si 1437, pilay ang kamay. Uy, si Pak pa nakakuha nun. Yari yung gitna early nito. Early advantage. So on the side of TNC nga, it's 1437 on Bane. Kakapatay lang. Sand King Nick Teams. Kuku on the Dragonite. Raven on the Timberso. And then Darkseer ni Sam H. Alright, guys. Sa side naman ng Mineski, si Jazz will be playing Earth Spirit. Si Ice on Winter Wyvern. Mushi on Terrorblade. Ninja Boogie sa kanyang Witch Doctor. And si Moon on Puck. Let's do this. First advantage on the side of Mineski getting that first blood. So, dalawang bounty rin ang kukunin ng both squads. Efficient naman, that guy. Si Tims at saka Dragonite, yung pack, grabe yung advantage. Dalawang bounty rin din yung nakakuha niya dyan. Yes. Pati yung first blood. Uy, napakasarap pizza party. Grabe naman! Wally Bayola in the house. Pizza party. Ang daming nayari niya nung ano. Ako din lang kasalita. Sa mid lane-ish. Ito, Dragonite tsaka Pak nga yung inaabangan natin. Ang hirap pa niya, may Enfeeble pa. Oo, ang hirap. Pero may nuke damage naman siya eh. Pag tumas na yung level niya. Hilo story talaga.
sa may bot lane, it's Raven solo versus tri-lane Terror Blade dito. Yung top lane naman, solo yung Dark. Hindi. Wala. Asan yung off lane ito? Winter Wyvern. Winter Wyvern. Ay, ito'y nahabol. Yeah. May Barrow Strike si Tims dito. Ayan na nga. And nablock na siya ng Creep Wave. TP out. Haabot ba yung damage nila? Last one. Ay! Ooh! Barely connecting dito kay Winter Wyvern. Grabe naman. Hindi pa siya umuwi back to base. Kumbaga, kailangan din niya mag-leash yung experience eh. Pero si Sam H naghahanap. Taktunog. Eto na nga, nakatunog. May pambaro strike to, ah. Oh. And we'll see. Eto no. Na, nakikita pa. May Arctic Burn yan. Ayan na, nakita na. May pambaro strike. Umama. And ice. Won't be safe that time. Mamamatay po doon etong si Wyvern. Yes. Yung nasa mimid, parang sabi ng Dragonite, pre, kaya ko na to. Mm-hmm. Go na lang, backup ka na lang sa may bot lane. Sabi kay 1437-ish. So, meron din kasi sa Observer Ward sa top lane. So, probably naispatan din nila yung pag-TP doon ni Winter Wyvern. Talagang ayaw nila bigyan ng magandang lane itong si... Sipin mo, si Winter Wyvern ang katapat, dinu-dual lane pa nila. Pero actually, magandang dual lane talaga ito, Sun King tsaka Dark Seraph eh. Tri-lane yung Ion Shell, si Ion Shell din, no? Yeah. Yung magandang combination nila. Kasi kaya naman ni DK sa sa mid lane at the same time, yung 1v1 matchup niya. Tapos sa bottom lane naman, you have Team Burso din at the same time. So, kaya niya yung mga physical damage coming from Mineski. And eto si Yamun, invisibility run muna, pero sinusundan pa rin siya. Shoutout nga pala yung sa mga nagsasabing guwapo ako sa TV. Actually, hindi ko lang in-expect yan, pero... Magandang hapon sa inyo. Palong mo kayo. Medyo mabigat yung bangko ko yan, ika. Saka pa. And shoutouts to Fallout Gaming, by the way, for executing. Katulad yung sinabi namin ng vlog, nakita namin yung preparation, pero nasa kanila yung bola kung paano nila i-execute. Pero nakita naman natin na na-execute naman nila ng maayos. Yung pagkain lang talaga sa room 1 and room 2, lagi pupus. Totoo naman ah! Totoo naman ah. Nasa kanila na yan kung negative or positive para sa kanila yan. Pero ito, negative to for TNT si Sam H. Ginogo and Sam H will go down. Nabigyan. Gusto kasi nila yung tier 1 tower. Di nila in-expect na dalawang support na yung mag-rotate dito, ish. Yeah, so kailangan din nila bigyan ng space. Kasi pag nakakuha ng maagang tier 1 tower ng TNC, susugod din. Kasi mag-rotate na yung mga support. So, mahihirapan na si Pac and si Terrorblade sa bottom lane. Mawawala na siya ng lane. And shoutouts din sa may hairstylist ko nung linggo. Talagang di gumalaw yung buhok ko. Seryoso. Kahit anong gulo yung ginagawa ko, di gumagalaw. Tigas na tigas. Alam ko na ngayon kung paano. Pero ito, kumikrip skip yung Darkseer dito kasama yung Sun King. May Barrow Strike in 3 seconds. Pero Witch Doctor will fall. Ice, next target. Barrow Strike will be up. Double Ion Shell yung tinatangki niya rito. Ayan yung Splinter Blast. Pero wala na siyang Arctic Burn and the Ion Shell damage is real. Ice. Mamamatay. Grabe talaga yung combination na to. No? Napakasakit lalo na alam mo na Witch Doctor lang ang katapat mo dun sa top lane. Wala ka na magagawa eh. Hindi pa na Odin lang nakatayin kanya sa taas. Titan Gel daw yung ginamit sa buhok ko. Hindi Titan Gel mga sir. Titan Gel. Ano ba yung ginagawa niya sa buhok? Tresemme. Yeah. Tresemme. Hairspray. Parang itad ko lang. Tresemme. Okay. Tresemme. Sam H naman andito. Wither. Sakto, may regen rune pa. Hindi niya ginamit yung bote niya rune ish. Tsaka, ang ganda yung investment dito kasi alam niya kung gano'ng ka-importante yung mana niya. Pero si Ice contestant. Ay! Na-paralyzing kas pa na mag-barrow strike. Pero si Sun King, delikado. And then Earth Spirit here to secure the deal. And mamamatay si Sun King doon. Pero ang laking space ang ginagawa ng TNT dito kasi si Terrorblade, kita mo, medyo nahihirapan siya with his matchup. Ito mo, 25 and 5 si Timber, so compared kay TB na 19 and 2 lang. Yeah. And free farm din naman yung Terrorblade doon sa may bot lane. Kasama niya yung Timber. So shoutouts nga pala kay Banoobs. Pre, may tampo ako sa'yo. Alam mo yan. Kala mo, biro-biroan ng lata. Meron palang pagkain sa Twitch Lounge. Tatlong araw ako nag-tease doon sa taas kumain. Actually, okay lang naman yung pagkain sa taas. Walang problema ron. Pero ang problema, pag kumakain ka na, Kuya Nick, pa-picture pwede. Hindi ko rin na-enjoy yung pagkain ko. Siyempre, di ka naman pwede umindi eh. Mm. Di ba? Yeah. Banoobs, ako sinasabi ko sa'yo, kung di mo ako binadala ng Twitch Lounge dito sa may studio ngayon na, tatampo ako. Eto. Parang sinabi ko sa isip ko, parang napatanong siguro ako eh, hindi pa ako kasama sa Twitch? Hindi pa ako kasama sa Twitch Philippines?
sabi ko. Pero ito sa may mid lane, sisipahin pabalik. There you go, nakamalidig. And then the waning rift, mid magic, magic wand won't be there. Hindi niya na ginamit. Yeah. I mean, kumbaga ganun na rin yung outcome pa sa top lane. Mamamatay rin yung Winter Wyvern. Grabe yung duwali na to, no? Yeah. Napansin nila na dalawang support is on the middle lane. So, libreng-libre talaga i-pick off si Winter Wyvern. Kita nyo naman yan. Napakagaling ng galawan ng duwali sa top lane. Just like kung gaano kagaling yung cameraman on this specific game. Diyos ko. Ewan ko na lang talaga. Wala ako na miss na kills. Wala ako na miss na kills, mga sir. Alam nyo yan. Ang inaangal nyo kanina na cameraman, si Orbs po yun. Nilaglag. Nilaglag, nilaglag, nilaglag. Nilaglag. Ito, magkakasama pa rin silang dalawa. Gusto na naman gumawa. Kasi search lang pwede na eh, no? Some borrow shop na kay Pak. Pero nandiyan yung backup niya. Sun King, may magic wand. 16 charges to. Yung Earth Spirit ang target para mawala rin yung Orb of Venom. Eto, delikado si Jabs. Meron pang isa. Sleep setup. Dragon Tail in 3 seconds. Pero may illusory out. Napasa ay yung tulog-ish. Ay, tsaka ito naman yata nung Iron Shell. Kaya nagising din agad. Okay. 10 bits pa. And then the coil by Pak. Eto na yung Waning Rift. On the way. Pero tinatansya niya rin. Illusory. And then yung Waning Rift pinatinat. Pero may Dragon Tail na naman. From Dragon Knight. Nagkaka-chacha sila rito, ha? Pero wala mamamatay on the side of Fatih. Kulang din kasi yung damage niya. Si Winter Wyvern, kailangan niya pa ng level para sa top lane. And he can't really rotate kasi kailangan niya yung Winter's Curse right away. So they'll be going for the shrine dito while bot lane, free XP and free farm, solo XP para kay Raven, which is kailangan na kailangan if you're na Timbersaw-ish. So ang ganda nung ginawang draft ng TNT, yung last pick Timbersaw with the dual combination. Pero wait lang, Mineski. And silence na kagad siya rito, pero merong Timber Chain out, tinamaan. Pero di na maabutin yan ng Waning Rift. Cooldown pa yung kanyang coil. So makakataka si Raven. And again, hayahayang buhay. Hinahabol ngayon, nakasearch yung Sun King. Pero Arctic Burn will be saving. Arctic Burn ba yun? Yeah, oh, Arctic Burn, yeah. Will be saving Ice from that gank ng dual lane top lane ng TNC. So, medyo expected din naman to sa side ng Mineski yung laning phase nila na hindi sila manalo dahil nga doon sa nature ng heroes nila. Pero once na ma-miss ng TNC yung early to mid game nila, doon naman papasok si Terrorblade with the Puck na may Aghanims na yan into the late game and everything. So, ayun, kailangan talaga nilang i-pressure ng husto or i-take advantage yung kanilang draft. Kuya Nick, si Rain ba malit ang sound kasi malimit magsalita? Ay, ganun ba yun? Eh, kung doon nakadepende yun, then laki na sound ni General. Kada salita mo, 200, no? Per words yung bayan. Pwede, no? Propose ko nga yan. Pero yung Dragonite, net worth natin. Leading yung dalawang cores. Ay, hindi. Ito rin pa. Pumapwesto na. So, hinihintay natin. So, so yung top lane, since na-push na nitong si si Darcy, it opens up yung jungle dito ng Mineski. Though si Terrorblade naman still on the bottom lane, unti-unti na silang chino-choke dito ng TNC. Unti-unti na nililimitahan yung space nila ng pagpa-farm. Ito, so, may balak na naman sila sa may bot lane-ish. Ito na naman yung Iron Shell. Pero quick shoutout sa mga nanonood sa Globe Telecoms dyan. Uy. Shoutout sa inyo. Yeah. What's up, what's up? Problema ako sa plan ko, actually, pre. May problema ako sa plan ko, pre. Pa. So, alam mo na yun, ha? Pero may smoke dito. Gusto nilang gumawa kahit wala pang Veil of Discord or whatever, yung Puck. Kailangan talaga nila mag-create ng space dito for Terrorblade kasi if not, sobrang i-isolate sila ng TNC. Kaya na naman yung coil ginamit din and Sun King, nowhere to go. Uy, nakamag-barrow strike pa Sandstorm in 2. Eh na nga, may detection ba? Pero may Waning Rift and then the Boulder Smash will disable him. Moon with the kill. Yun lang. 5-5. Pero better early game para kay TNC. Yes. Tatlong lanes, okay yung kalagayan nila. Mas maganda, pero feel ko, mas kailangan pa nilang i-pressure itong, lalo na yung mid lane, para mas ma-isolate nila si Terrorblade ng husto. Kasi once na ma-miss nila yung window nila, maghihirap para sila mag-switch ng high ground. Tama ka nga dyan. Shoutouts din kay Bill Gates for creating Windows. Ilan viewers natin, lo? 7? Di pa naman play ups, ah. Pero shoutout sa ating 7K views. Ang dami, ha? Oh, I know. Salamat sa walang sawang pag-suporta nyo, guys. Sobrang na-appreciate. And so, kaya sinisipag kami mag-cast eh, kahit na, kahit anong oras pa yan. Hindi. Grabe si Kuya. Nilaglag ako ni Kuya Nick. Uy, sino yan? Ano ba yan? Pinapakita mo yan? Si Alo!
pinapakita. Ako, bahala ka. Pag talaglag ka rito, yari ka. Putol ka talaga. Pinapakita rin ng picture ng babae. Ewan ko na lang. Kaya lo, ha? Pero ewan ko lang ngayon, dual combination itong si Pac sa kasi Earth Spirit. I don't know if it will be enough damage kung makukuha nila si Team Verso or si Deke. I feel like, no? Oo. Sobrang hirap nga. Kailangan pa nila siguro ng like Metamorph or this yung given, Winter's Curse. This given the fact na wala rin namang, oy, ito saglit lang, delikado si Witch Doctor doon. This given the fact, yung offlane nila is not heavy on burst or right click din. Mm-hmm. Yeah. More on control and sustain itong si Winter Wyvern. Siguro ang ganda siguro kung pinili lang si Elder Titan, ano? Pasok yan kay ano, kay Team Verso saka dito kay Natural ito. Order. Mm-hmm. Tier 1 tower kinukuha na. And zoom out daw tayo saglit para makita niyo naman yung kaganapan dito. And tier 1 tower kinukuha, 1437 trying to go for the sleep dito. Ito I think si Sam H yata yung merong dominator. So I think it's a pretty good item pickup kasi meron silang yun nga frontliner and additional disable. Ito Arctic Burn para makataka si Ice Splinter Blast nandiyan din. Pero makakapag out and si Teams, kita mo naman your position for isolating ano Winter 12 Wyvern. Minutes oh 12 minutes into this game yung ano yung offlaner ng Mineski. So attacker na rin to. Ish, si yung Sun King around the 800 to 900 gold short na lang siya dyan, while Darkseer already with the Dominator. So si Team Verso once again pre-farm sa bottom lane and si Terror Blade nahihirapan na siya maghanap ng lane. Ano bang format natin dito, Lo? Sa tournament natin. Qualified yung dulo. Mm, yung tatlo papasok. Tatlo. Last yung tatlo. Oo. Pero pag natalo ka sa best of one, may lower bracket pa. Okay, double elimination sa unang stage. Mm. And then the last three teams on the specific bracket will move on to the playoffs. Yes. Okay, yes, gets. Yes. So every game counts talaga rito. Oo. Lalo na kailangan mag-stay ka sa upper bracket para less hassle. One upper bracket win, one day na maliligtas ka. Yeah. Okay. Packet strat talaga to. Kailangan pagandahan ng drive kasi wala ka ng bawi eh. Yung upper bracket next dito, best of one din. Best of three na. Sikat pa natin kamaya. Best of ilan? Best of 3, Secret Fanatic. Maingat, mainit yun, ha? Oo, maganda yun. Maganda yun, ha? So, ito, 13 minutes into our game and so far, Mineski, wala pa rin silang sagot sa aggression dito ng Mineski on every single lane. Hindi nila alam kung paano nila i-handle itong hero ni Raven. Siya lang mag-isa nagpo-push dito, ha? Pero nandiyan din yung, ito masarap na kunin na hero talaga, eh. Yung Mad Golem. Yeah. Ang usually ginagawa pa nila ipapa-low health nila. So in the end, i-deny nila para may another. Ako tong mag-golem to. Pag namatay ako dito, lalabas si Herbs tsaka si Jazz. 5-11 ako eh. Hindi ko pa nilalabas yung picture natin eh. Ano? yung ano, yung... Eh, naka-heals ka nun, kaya malaki eh. Naka-heals si Ishii nun mga sir. Okay, eh na, lalabas na si Herbs tsaka si Jazz. Tene! Tier 1 tower mid lane, chinuchupoy naman dito ng Dragonite. Oy, Nico Simbulan, shoutout sa'yo. Tinakasan mo kami. Pero ito magkakabigay na silence yung Bane. Wala siyang magic wand or any kind of sustain. And Bane will fall dominating para kay Moon. Nabigyan. Mga kahit pa paano, naakuha pa rin ng malalaking pickups yung... kahit nasabi mo na si Bane lang yun. It is still a pretty good kill. Kasi si Bane yung taga-setup, siya yung pang-counter initiate sa side ng TNC. So lalo na pag may kulang na your side ng TNC, hindi sila komportable mag-tick ng Outer Towers. Objectives, no? Mm-hmm. Pero ito, ang problema naman dun, mabilis mag-respawn yung Bane. Bane, yeah. Low level din kasi, yeah. So ito, I think if aside ng Mineski, kailangan lang talaga nilang mag-hold dito sa early to mid. Kapag nag-survive sila dito, they can possibly take itong game ito to the late game. Pero I don't know kung papayagan yung TNC since ito na nga, pinipressure na nila itong tier 2 tower, second, only 14 minutes. Second tier 2 tower ito, given yung bot lane is already down. Winter Wyvern going for the late game, nag-put up dito ng Hands of Midas 15 minutes into our ball game. Yeah. So yun, nag-invest na nga dito si Ice kasi talagang ginive up niya na yung lane yung early game eh. Ginive up niya na and looking for, eto na naman yung Battle Fury. Nakita natin ilang beses sa Galaxy Battles. For Terror Blade din, parehas kay RTZ, di ba? RTZ, yeah. Sobrang clutch nun. Like, marami nag-doubt dun sa Battle Fury, ano, Terror Blade. But kita mo naman kung paano siya nag-pay off.
Pero nung delikado, may defensive slip pa. Ayan na nga kay DK. Pero yung death ward is there and DK will have no chance to live. Wala pa rin blink dagger si Sanky. Ay, di, meron na. Pero di niya ginaw. Kulang kasi sila din. Yeah. Kulang sila. Possibly din sa top lane, medyo kinulang si Timbersoul sa TP niya. Or eto na nga si Winter Wyvern pala. Wala naman ah. Wala naman yung Timbersoul. And then the Winter's Curse, ginamit na rin dito. Pero yung Sanky with the dagger, eto na. Nandito din nila nakita si Ice, napajuke on the right. And then the Arctic Burn to go out. Ice. Wala siyang TP dito. He has to walk all the way back to base. Sige natin kung makahabol pa si Timbs. Hindi nag-give up. He's still looking for Winter Wyvern. Pero ayan. Ayun! Blink Dagger. Ah, masyado hindi. Malapit na yung creeps. Andun si Puck. Masyado nang malayo din. And ayan na nga. Kailangan niya na mag... Uy, anong Baro Strike yun? Dragonite naman. Already with the Blink Dagger. Pag nagka-BKB to, ito na yung crucial point. Yes. Plus level 3 na Dragon Form. Mas komportable na sila mag-siege yung high ground. Pero tingnan natin with this BKB kung mapipick up niya, which itong si Pac, isa sa mga importanteng kill sa side ng TNC. And they always still have to keep in mind yung Winter's Curse. Kahit na gaano kakalamang, yung Winter's Curse could turn around almost any engagement. Oo, oh, tama ka dyan. At here to tower mid lane, wala pang bawas. While yung top lane naman, it's already one half na lang health. Eto, top lane ay buhat din ang target nila. Talaga binabalan sila yung creep wave sa may bot lane para makapagbigay ng space kay Dragonite and Timbersoul on the other lanes. Pero malari Nabi. Expected na yun. Sarap pag natatalo EG. Minsan lang matalo yan eh. Minsan lang matalo yung EG na yan. Laging nananalo eh. So lower bracket pali yung EG. Sino kakalaban ng EG? Check mo. Best of 3. Pag natalo sa lower, ay, pero saglit lang, Dragon Tail. And then Ice, Delicado, may Winter's Curse tumabi. And then the TP out, meron pa nga, ay, wala nang disable. Yun lang. Ha? Ah, Penta. Pag natalo sa best of 3 na yun, laglag na. Okay. So, grabe eto. Naman. Gusto ko rin itong item pick up ni, ano, ni Derek. Usually, makikita natin siyang mag-mech, mag-pipe, or anything. Pero he went for the four-stop. Para nga doon, pag may na-dream call, pag may na-casket, kapag may na-out of position sa side ng TNC, makakalis at makakalis sila. Para kung maga, papahirapan nilang makakuha yung TNC ng kill. Masusustain yung niya, no? Mineski. Masusustain niya. Yeah. So, eto nga po. Ano to? Eh, tingnan natin yung schedule, actually. So, even, andito. Tama nga yung napag-usapan natin, no? After ma 3-0 ng EG, parang makikita na ng ibang mga teams yung vulnerability ng Evil Genius. Kasi prior to that one, sobrang sakit sa ulo nung tatlong core na ginagawa nila. Umaga, yeah. Hindi nila alam kung paano nila i-handle yung heroes. Oh, eh. Pero nung once na mahalaman nila yung surat ng EG, automatic, wala nang magawa yung EG all throughout the 3 games. Eto, tier 2 tower, kinukuha na and they'll be getting that one cuckoo with that tower kill. Mm-hmm. And he will now go for the BKB. Scroll na lang ang kulang. Craven already with the Midas and the new Scepter Tier 3 Tower. Kinukuha na rito. Sun King on the way. Pero andito yung Wyvern. Splinter Blast Arctic Burn dito. Napakasakit ng damage. May new Scepter na. Itong yeah. Si Ice. So it's a pretty good movement speed and kumbaga count yung disable din. And initially, kasi parang feeling ko medyo kukulangan din sila. Kasi kung mag-rely lang sila sa casket and yung boulder smash ni Earth Spirit, mahihirapan talaga. So they needed one more item para disable na rin. Debuff at the same time. Ayun. So tama yung sinabi ni Ish. Eto, Darkseer bot lane. Next target naman is going to be meron ng Hood of Defiance. Yeah. So more early game sustain yung target ng mga heroes ng TNC rito. Both he and Timbersoul. Yan, kita natin nag-use at saka etong Hood of Defiance to. Didn't went for the straight Bloodstone. Tama? Yes. Unang laro pa lang ng TNC to sa ano ha? Unang laro pa lang to ng TNC sa ESL Gen Team. So malayo-layo pa to if ever. Pero syempre, kailangan mag top 3 sa iyong bracket for you to be able to move on to sa the playoffs. Yes, of course. That's the most important thing. Anong 10? Ah, okay. 10. Shoutout sa ating 10K viewers, mga sir. What's up sa inyo? Meron nung life pack na sabihin na sakto nandiyan kayo. Oh, to English yung sasabihin, English. To all our 10K viewers, I will share you a life hack, okay? English stream is on Facebook.
Given 10K na rin naman tayo dyan. Okay. Ayan na po. May Barrow Strike, pero may BKB, tsaka yung Grip, pero tinamaan ng Boulder Smash. And then, eto na rin, pero nandyan yung Darkseer. Umaalis na, Terror Blade will be coming from the right side. May Sleep, may Setup, let's see. Winter Wyvern nandyan din, sobrang damage on the side of Mineski, and they'll be getting two heroes, Sam H and 1437. Diyos ko po, pero hindi pa tapos ang laban ba? Ayan, nakakuha nila yung pack. Lalaban pa yung Timberso. Pero saan? Delikado. Ang gandang Winter Scars. Mamamatay ba si Teams? Nakapag-Barrow Strike ba? Sandstorm na naman. Oy! Dodging! Dodging! Pero merong Urn of Shadows dito. Delikado si Teams. Mamamatay yung Winter Wild. I mean, Earth Spirit. And si Teams nabuhay pa. Ayan. Medyo nahuli lang yung arrive doon ni Raven on that engagement. Pero at the same time, nata walang Dragon Form si DK, wala na siyang mana. So yung damage niya was not enough. And everybody on the side of Mineski was the setup with the Dream Coil, yung Magnetize, tapos yung Winter's Curse. Tapos pasok na pasok din with the Metamorph. Kaya medyo dadihado yung TNC, but in the end, better be late than never, sabi yes, nga ni Raven. And na-turn around pa nila yung engagement na yun. So to our foreign viewers there, we would like to clarify things out that we cannot cover this one in full English, given we are also catering to our Filipino viewers. Yes. We are just promoting that the official English stream is on Facebook, given we also would like to give credit to the organizer. Mm-hmm. For you to get the official stream, go to Facebook and search for ESN, okay? So, good guy, WXC. Love. Heart. Okay. Eto na nga po. Yung pizza ba dyan? Ang tagal ah. Magkakatanggalan na tayo rito ah. Pizza party, WXC. Eto na nga si Moon, hinaharas. Eto, meron na siyang Bloodstone. Ang dami niyang kill, pero wait lang, Yule Scepter. Ay, walang damage. Nauna. Nauna yung Timber Chain. Ayun. So, ito na nga, yung sa team fight din kanina, it gave like ilang charges dito sa Bloodstone ni Raven. Buwan sa makakuha pa yan ng sobrang daming charges. Napakahirap na patayin itong si Timberson ni Raven. Again, before I go, just quick pahabol to our English viewers, Philippines number one. Pag all meat to, pepperoni lang. Ayoko ng all meat. Masyadong umay. So, ito kumukuha pa rin ng farm. Meron ng Bloodstone. Itong si Timber. Raven. Pero first 10 kills nakakuha ng ng Mineski. Okay. Pero sa tingin ko yung TNC, mahihirapan din sila mag-siege ng high ground unless makakuha nila itong si Pac or si Winter Wyvern. Kasi meron silang mga nuke damage eh. Yung Splinter Blast, saka yung orb nitong si Pac. Ang bilis mag-clear ng wave. Tier 2 tower kinukuha rito. And last outer tower to ng Mineski. Dragon Knight, level 2 Dragon Form. May BKB rin yan on its way to Assault Kiraz. And we'll see, 45 has been popped. Pero makunat yung dalawang pronta nila dyan na Timberso and Dragonite. Sa likod, meron naman sila sustain and counter push. I mean, a counter initiate with Sand King. So ito, kita mo naman, even though nag-sobra na choke yung Mineski, he's still top of the network. So medyo nagpe-pay off na yung Battle Blade, Fury. Yeah. Yung Battle Fury build niya, miss nagpe-pay off na. Hintay natin kung nga, abot pa to ng late game para mag-online si TB or TNT will end. Delikado si Pain dito. Once again, yung position na to, pangalawang beses ko na nakita si 1437, mamatay rito. Dahil na nga. Parang tingin ko yun lang yung kaya nilang patayin eh. I mean, si at the moment. King, at the moment, yeah. Parang si Sand King, pwede pa, pero kailangan na magandang initiation ni Pac and ni Earth Spirit. I think they're gonna have to commit a lot on those kind of heroes. So si Bane lang talaga, pinaka-safety pick-off. And yun, since wala si Bane, hindi na naman sila makapag-siege yung high ground or take objective. Mga sir, even though naging 19 viewers natin, walang problema dyan. Ang pinaka-aim natin is para maging better yung viewing experience ng mga viewer. And yung mga English or foreign viewers natin, if mag-i-stay sila rito and Tagalog yung pinariringgan nila, which is wala naman silang alam about doon, sa tingin nyo ba mag-i-enjoy sila? Oo. Diba? So, that's the main focus. Mamabawasan mo yung viewers o hindi, walang problema sa amin yan. Basta nag-i-enjoy kayo. Mm-hmm. Ha? Eto na po, yung Dragon Knight, meron ng Hyperstone. Ito, lalo na pag nagkaroon pa ng AC yan, tingnan, pero wait lang. Sa bot lane, ito hinahabol si Ice. Pero namatay yung Darkseer on the left side. Hinahabol pa rin si Ice, pero Winter Wyvern na nakakuha, naka-envy yung pack. Sa baba, nagkakabigayan ng Ice, kahit naka-Cold Embrace, mamamatay pa rin siya dyan.
maganda sana kung si Pac yung makukuha nila dito, makakapag-siege sila ng Hydra. But since Winter Wyvern is down, medyo makukulangan sila with their nuke damage pang clear ng wave. So, ewan ko lang, are they gonna go for Roshan? Medyo matagal din yata kasi yung Roshan nila at the same time. Or are they gonna go for Hydra? Yung tier 2 tower pala, meron pa din, di pala nila nakuha kanina. Nato-top mid lane kanina. Ayan. 190 na lang yung buhay, tier din ni Nai, no? Pain naman, wala pa rin item dito. We'll go for the Aether Lens doon. Yes. Mampahaba ng range, tama? Of course, yeah. Eto na, tatapusin nila yung sinimulan nila sa may mid lane. Last outer tower, kahit may backdoor protection, continuous lang si Dragon Knight. Eto rin yung creep wave. There you go, Kuku again with that tower. Pangatlong tower na yata ito ni Rob, ni Robin tuloy. Ni Kuku. ni Kuku. Takito ko si Robin Padilla eh. Tawag ito. Ito na, ito yung pinaka-crucial na moment na momentum para sa TNC. Kasi ito na yung magde-determine how are they gonna end the game. Or, kasi kailangan na nila eh. They have that time bomb. And kita mo naman, kahit nasabihin mo na wala ng outer tower, ito, Mineski, yung network natin, 4K network lead lang. Isang teamfight lang yung panalo ng Mineski, bawing-bawi sila dito. So, tingin ko ito yung nantay nila, yung level 3 na Dragon Form. Yeah, para kay Dragon Knight. Yeah. Nag-level 8 yun na siya, di ba? Yes. So, item check tayo. Ayan, isang mabilis. Dragon Knight. Ang daming item ni Raven. Ayun, minimum ng Mushi. Battle Fury, Boots of Travel, BKB, tsaka Sangin niya siya. Si Pac, Lincoln Spear, tsaka Veil of Discord with the Blink Dagger. And then Ice has Yule Scepter for stuff. Kabila naman, Bloodstone, Yule Scepter, Hood of Defiance, Travel para kay Raven. Dragonite with the Blink Dagger, BKB, at tsaka yung Power Threads. And then Starkseer for stuff, Pipe of Insight, Hood of Defiance. Hindi, Veil of Discord and the Arcane Boots. Ito nga po. So, ito si Timber. So, ito, nag-commit na rin siya ng BOT kasi nga kanina pa nag-split po si Winter Wyvern, si Pac. Kaya hindi rin sila nagiging komportable mag-siege ng Hydra. Really great item pick-up dito kay Timber. So, mas nagiging online na siya all over the map kung makakaya niya mag-split push and be on the team fight at the same time. Good afternoon again. This is the ESL 1 Genting. Lana. Finals na ito. Lana finals na, no? Hindi siya qualifiers, mga sir. 16 teams are in Malaysia right now, yes, to compete for this minor. Buti pa to minor. Sabi siguro ni Paul, buti pa to minor. Kahit man lang minor, pwede na, you know? Oh, kahit dinowngrade man lang nila, no? Kasi bubunta pa rin yung team, so sobrang importante nun eh. Ay, ito yung mamaya. So ang schedule at mamaya, beso, mainit to ha. Fnatic versus Secret. Secret. Dating Secret, si Universe. Dati naman Fnatic, si Midwan. Napakaganda. Mayit na bakbaka to, grabe, sobra. Kumbaga makikita natin yung ano eh, doon natin malalaman talaga kung gaano kaganda yung lineup ng TNC. Kasi you're gonna go against a tier 1. And hindi na makakuha ng tier 3 dito. Grabe yung split push na ginagawa ng Mineski. Yung creep wave natin, merong at meron na makakapag-split push beyond the river. Eto, beyond dyan. Meron lagi, eto ngayon. Last on the way yung mid lane, yung pack, babalansin na naman yung top lane. And hindi makakuha ng momentum ng tier 3 tower itong TNC-ish. Yun na nga eh. So, sobrang nadidelay yung pag-high ground push nila and mamaya sa team fight napakahirap mag-siege ng high ground knowing na meron kang counter niya with Winter's Curse, meron kang Dream Coil, tapos yung casket pa kapag sobrang nag-dive ka, pwedeng ma-disaster yung side ng TNC. So, ewan ko lang kung anong plano nila dito kasi I feel like hindi nagiging, kahit sabihin mo na pinupush na yung lahat ng wave, hindi sila nakakuha ng sobrang gandang trade-off eh. Kasi yung network natin hindi ganun kalaki. I think they need to invest on a gem para i-secure na nila talaga yung vision ng Mineses para hindi sila makapag-farm ng gusto. Copy that. Pero may smoke of visit dito. Before it goes, guys, nag-secret po si Universe together with RTZ. Okay? Sabi nila kasi EG lang daw si ano eh. Eto na yung Wave Wyvern. Delegado, may karami 4 staff out with the Arctic Burn. And now hinahabol si Jabs lumaban dito yung heroes ng TNC pero Blink Dagger. Let's see, nakamaledic etong si Dragonite kaya di maka-blink in pero yung Earth Spirit will go down. Nahuli rito and they will now transition. Tier 3 tower on the bot lane. May creep wave pa sila. Medyo malayo. So, I mean, it wasn't that bad side ng TNC since they kind of won that engagement and ito na nga, kaya nilang kunin yung tier 3 tower pero TB, tignan natin kung mag-TP ba sila or to defend itong tier 3 nila. Hoy, tanggal kagad yung damage ng Death Ward doon. Well played. But
still, patapos na yata yung Dragon Form dito ni Kuko. So, paano pa sila mag-siege ng high ground ulit? Hindi naman kakayanin ni Team Burson na mag-high ground na to. Kada mag-cooldown to, doon lang sila pwede gumo, di ba? Yes. Pero talaga, kung meron silang 2 to 3 heroes na mapapatay. Pero yung Blade naman, kita nyo yung ginagawa ngayon. Eh, farming. Kanina, kaka-ano lang yan, ha? Tangin niya siya. Ngayon, meron na agad Silver Edge. Kaka-item check lang natin kanina. Ang gandang ano to, ang gandang item pick up to kasi yung strength ni DK mawawala. Meron ka din yung kay Timber. So at the same time, kumbaga, sulit na sulit yung build eh. Oh, sulit na sulit yung build. So it's either reactive armor, etong Dragon Armor. Dragon Blood, okay? And if there's someone na merong kilala sa TV na yan, it's Raven. Mm-hmm. Kasi that's one of his signature hero. Yes. Eto na naman, magkakasama yung Mineski. Nalimitahan nila ngayon si Ice, pati si Nana. Pero ang problema, nakapag-free farm itong si Mushi. Yeah. So, ang ganda rin yung ginagawa nilang ano, space para kay Terrorblade. Though na, kahit sabihin mo si Puck na hindi siya ganun ka-aggressive or nakakuha ng kill, hindi naman siya namamatay din at the same time. So, he's still getting a lot of net worth. And yun nga, nakapag-create pa rin siya ng space para sa team niya. Tama rito ha. Meron na daw Lotus Orb. Ito si Timber. So, para pantanggal din ng Thunderfall. Yes. Ng Terror Blade. Pero speaking of which, nagkabigay niya ata may stun. Ah, wala. Ito sa gilid. Kailangan ng blink in ng DK. Ang gandang waning sa dalawa. Yung Scepter sa sarili. Ayan na nga. Pero masyado na yata late to. Nandyan pa yung Terror Blade. Diyos ko po. Silver Edge is there. Timber Chain out. Ito na yung vacuum into wall. Pero may Cold Embrace. Big Evade Dragon Head. Lumaban kay Ninja Boogie na nagde-Death Ward. Magic Wand is there. Pero Ninja Boogie will fall. 1-for-1 pa lang. Lumalaban pa si Raven. Bloodstone is real. Sa likod, free hit din. Lalabanan niya yung Terrorblade. Winter Wyvern goes down. Yung Puck will go out. And with everything that happened, isa lang yung namatay on the side of TNC-ish. Yeah, tapos dalawa naman sa side. Oh, dalawa na ako. Dalawa na pita. Sobrang kukunat ng both teams. And ang ganda rin ang ginawa ni DK. Pero wait lang, they're probably looking for more kills. Andito na si Raven. DP out para dito sa Terrorblade. Pero they will now be getting itong Roshan. Without the Wyvern, without the Witch Doctor, and without the Wind, I mean, Metamorphosis Metamorph, terribly. Yun, yeah. Mahihirapan silang i-contest itong Roshan then at the same time. Like I was saying, ang ganda na ginawa ni Kuko, parang medyo ina-isolate niya si DK at the same time. Tapos yung pasok ni Raven with the Dream Coil. Though medyo palos yung heroes ng TNZ, they still na-execute nila. Wala silang Sentry Ward. Wala nga silang Sentry Ward. Masyadong mali yata ito. Ayan na! Nakuha ni Mushi! Yung Aegis dito and tatlo sila naka-silence. Ito yung Earth Spirit, mamamatay yata, pero yun yung pagkakamali na binigay ng TNC kay Mineski. Nakuha yung Aegis ng Terror Blade. Sentry Ward could have done it para sa TNC, mga sir. Napaka-crucial noon para sa yung TNC. Kasi high ground na nila yun eh. Mas magiging komportable itong si Kuko na mag-siege yung high ground kung meron siyang Aegis of Immortal. Pero since na-deny yun ng Mineski, okay lang, mawalan sila ng dalawang support, dalawang heroes, pero since na-delay nila yung momentum na yun. Ayan yung Puck. Gustong kunin yung Timber Shop. Pero masyado makuha dyan. May defensive use and Lotus Orphan if ever. Kung gusto nila lumaban. So, sa side ng TNC, I feel like knowing that they were ahead on map control. Wala nang Tori kasi yung Mineski. I feel like nag-invest sila ng sobrang daming vision para malibitahan talaga nila ng movement itong Mineski din at the same time. Anong next item niya? Meron ng Malevolence. Si Dragonite dito. So, pang-seal dun sa Puck. Kaso naka-linken din to. Masyadong mahirap yan. Tignan natin kung paano yung reflex ni Mushi dito. Is he gonna go face shift right away? Kasi pag nakas mo na yung, yung Dragon Tail, pwede mo na i-cast yung Silence at the same time. Eto, delikado na naman sila. Pero merong Sander na binigay ka agad dun. And hinahabol ngayon si Raven. Eto yung coil, i-commit ba? Ayan na nga. May defensive yung Scepter. And then yung Timber Chain out. Dagon is there. Raven, delikado. Lotus Orb, kakabigay pa lang. Pero eto, nakatakas yung Timber. So, and here comes the Cavalry. May surge in. Yung Puck hinahabol, Lotus Orb. Ayan na yung Winter's Curse, pero wala masyadong tinamaan. And Earth Spirit will fall. Buhay na buhay pa yung ating Perso. And hindi na yung teamfight. Nagugustuhin na Mineski-ish. Hinahabol na rin yung Winter Wyvern. And he will go down even with the Cold Embrace. Nabigyan dalawang heroes na Mineski-ish. Grabe, once again, dalawang support. Hindi naman dalawang support. Pero Earth Spirit and Winter Wyvern naman ang lagi nakukuha dito ng TNC. That's why hindi sila map kahit na sabi mo makuha yung dalawang support nito. Mahihirapan sila mag-season high ground. Pero sa top lane, si Witch Doctor. Pero nandiyan yung Terror Blade, ha? Silver Edge is there. And then the Death Ward. Lalapan, pero mamamatay yung Witch Doctor. May defensive use pa yan.
for that tick nung Maledict. Op! Pero mamatay. Hindi, last... Mamatay. Nice done. Ito na nga yung isa sa mga... reason kung bakit pinipili si Witch Doctor is yung Malediction. Ang lakas niyang maka-pick off even though nahirap mong habulin. Yung tumama hero. Yung Maledict na yon, yung damage, with the same time, tumama rin yung Silver Edge, yes. Nung Terror Blade. Yeah, pasok na pasok, ano? Yung damage. Pero, and na now, di na makapunta ng Tier 3 Tower. Itong heroes ng PNC and Santing Delicado, Barrow Strike paalis. Hinahabol siya ng pack, Blink Dagger out with a TP. May pan-disable ba? I don't think so. Masyadong malayo si Earth Spirit to back him up. Pero ito na nga, Mileski doing a great job delaying itong high ground dito na TNC. 1K na lang ang net worth dito ng Radiant and they are running out of time. On the way yata sa Blood Turn, itong si Dragonite. While Timberso, after his Lotus Orb, will go for the Shiva's Guard. 700 gold short na lang siya dyan. Pero kayang-kaya pa rin ito ng TNC. Look at Raven. Kailangan lang talaga niya tumangke for his team. He's building a lot of items para humaba siya or mag-sustain siya doon sa lahat, sa buong team fight na yon. Pero si DK, he needs more weight lang. Merong Krypton, pero ito saning delikado. Yung Scepter siya sarili. Napit on naman niya. And here comes Terror Blade. Naka-free hit siya rito. Pero mamatay Witch Doctor. Sun King and Bane will fall. Naka-free hit pa rin si Mushi. Pero alam niya, delikado siya rito pag wala ng BKB. Boulder Smash is there. Pero eto na, gusto nila ibang target. And yung Earth Spirit na yun, pero may Winter's Curse na naibigay. Eto naman, naka-free hit yung Dragonite kay Terror Blade. May Thunder yan. Vacuum and Wall. Nandyan, mamatay pa. Nakapag-Thunder pa. Hindi, Lotus Orb is real. And now si Jabs andito. Pamamatay din yung Wyvern. Wala na siyang metamorphosis. Pero namatay yung Dragon Knight. Same time nahuli rin etong si Earth Spirit. Eto pa yung pack number first. Pero mamamatay siya. Triple kill for Raven. Pasok lahat sa Bloodstone. And hindi pa tapos ang laban. Mush yung next target. And hindi papakawalan. May Yule Scepter setup pa si Timber. So if ever mag-TP man yan. And ang Yule Scepter Epicenter on the way with the Barrow Strike. And Terror Blade will fall. Ultra kill for Raven. Sander sumakto sa Lotus Orb. Yes, yun nga. Kasi may casting din kasi yung ano, animation yung Sander. So makikita compared sa Lotus Orb na instant kapag nilagay mo. Aww. And yun nga, naturogan ni Raven. Nice reflection, nice pickup. And yun, ni Terror Blade. Doon na may Age of Immortal sila. Ang gandang setup na kahit nila. Since yung mga supports ng Mineski is sobrang lambot, hindi nila kayang mag-sustain doon sa laban na yun. Whereas si Raven, kita mo naman kung gano'n siya katangke sa laban na yun. Umispace out yung Dragon Knight kasi wala sa kanya yung Lotus Orb. Yeah. And what happened there? Tinangke nung Timberso yung Sander. Parang sinabi niya talaga, ako'y Sander mo. Alam ko, kailangan mo na. Yes. Diba? And if you're Mushi, hindi nyo masisisi rin kasi pag namatay siya ron, wala siya metamorphosis eh. Yeah, kaya kailangan ibito talaga yung Sander na yun. Sander, talaga sugal talaga yun. Tier 3 Tower, kinukuha na. Well, at the same time, bot lane naman, kinukuha rin ng Darkseer. Blink out. Pero diversion lang yan. Nakakuha na yung Tier 3 Tower. So, fina-force nila yung buyback dito ng Terror Blade-ish. Yeah, kahit naman mag-buyback si TV dito, wala pa rin siyang, I believe, yung Metamorph. So, I don't think it's gonna be worth it na i-consume pa yon nito ng TNC. Raven, eto, may 5.8k and Mineski. On the way na yung kanilang general, etong si Dragonite. On its way to the mid lane. Oh, Mad Golem muna. Kukunin mo na si Just Chaka si Orbs. Ako yung malaki, 5'11 nga ako, sinasabi sa inyo. Pag namatay ako, dalawang ano yun. Dalawang Mad Golem, ano? Pero pwede nilang kunin yung shrines dito. Yes. Yan na nga. Magkakasama na rin sila. I think aside ng Mineski, ang kailangan nilang gawin is a quick pick off. Kahit na si Darkseer lang or si Sand King, it will be a great help sa kanila to win those engagements. But knowing na kompleto pa ang heroes ng TNC, mahihirapan talaga sila makipag V5. Siguro kung burp ang hirap i-burst ni Raven, sobrang daming item niya. Ang dami ng armor, kita mo naman, kahit sabi mo meron kang Silver Edge din at the same time. Ano na bibili ng mga heroes dito? Ito, may Hex na yung Darkseer. Sobrang yaman. And ito, pa-Hex na rin yata ito. May 3.7k din yan. Dragonite naman, already with the Blood Thorn, pero wala silang mga buybacks. Yeah. So I think sa side ng Mineski, si Ice din, kailangan niya magbigay ng isang Winter's Curse. So far, walang ganong damage na ibibigay yung offline. Compared mo naman yung performance or damage output na ginagawa ni Darkseer compared dito kay Winter Wyvern. Talagang lamang na lamang yung performance dito ni Sam H compared kay Ice. Ito na nga.
tumutuloy-tuloy pa rin. And Raven, limiting yung split push na nangyari sa may bot lane. Andyan din sa area si Kuku and Sand King Darkseer. Yung dalawa mag-partner na yan. Simula kanina, magkasama na talaga yan on the top lane. Ang ganda nun laning decision nila para malimitan yung impact ni Ice. Ayun, magandang thought itong si Winter Wyvern na offlaner. Pero so far kasi yung Winter's Curse talaga, kailangan niya ma-burst si Sand King, si Darkseer at the same time para manalo sila sa mga teamfights na yun. But other than that, kukulangit talaga yung damage dito ng Minesca. 8 seconds BKB para kay Terror Blade. Pababa na ng pababa yan. And kailangan nila maging aware sa mga disable ng TNC pagka naging 5 seconds yan. Yes. And gusto ko rin yung ginagawa dito ng Radiant. They are relaxing, they are chilling, pushing all the waves. And they could wait for the Roshan, pero ang importante sa kanila is yung pickup. Whereas sa Mineski naman, ayan. Yung shine na kukunin muna nila rito. Ang sasad naman ng Mineski, ang ganda ginagawa nila is they're turtling. And yun nga, sama-sama sila every single time. So once the same mag-go-on, kayang-kaya nilang backupan right away. 41 minutes into our ball game, Darkseer with a Hex. So kailangan mag-ingat ng pack. Hindi lang yung silence ang kailangan niyang intindihin dito. Pati yung disable ng Hex coming from that Darkseer. Eto, nakasmoke up disit sila. May mahuhuli. Ayan na yung Winter Wyvern kagad. Walang mangyayaring curse kung wala yung Wyvern. And wala siyang buyback for 74 seconds. Sasabihin ko sa inyo mga sir, ha, pag walang yellow outline on the bottom of this death timer, walang buyback. Yan. Sa mid, eto, hinahabol. TP out. Wala nang TP yun. Walang BKB yun, Pasok na pasok sa TNC yun. Kung walang BKB, mahihirapan siya to engage kahit nasabihin mo makunat ka pa or ito meron ka pa meron. Ito yung na-hex na nga yung pack. Pero may damage pa sila sa pack. Meron! Yes. And walang buyback din yung pack. Ayan, oh, walang mga silver outline, di ba? Mm-hmm. That means walang buyback. Kakabili niya din ang Dagon na 5 niya. Stunky Earth Spirit para malimitahan yung engagement. Tier 3 tower mid lane down. Ito na yung first rocks of the ball game. 42 minutes and TNC is doing it. Walang split push on the side of Mineski. And dalawang course ang patay. Paano mabubuhatin to Mushi even with... Ay, nag-rapier! Nag-rapier si Mushi. One go na. Nag-rapier si Mushi. All in or nothing to para sa kanila. Nag-buyback na yung Wyvern. Eto na yung curse natin. Pero nakahiyay. Ang sakit ng damage. May barong strike na kaprit. Merong sander yan. Magkakabay! Si Mushi ron. Hindi ito magal ng dalawang minuto. Yung kanyang rapier. And now, eto na yung finishing blow. TNC is doing it. Team Wipe and the GG. Grabe. Rapier. Ang gandang pasok. Ang gandang pasok doon ni Dragon Knight with the silence, with the Dragon Dead. So wala na nagawa itong si Terrible at the same time. And siya lang pinaka-razor so to deal or delay yung pag-mega caps ng TNC. And once again, Filipino team doing it. Nabigyan doon. Maganda yung ano eh, maganda yung last hora ng Mineski with that rapier. Mm-hmm. 'Di ba? Pero ang problema kasi nila, crucial yung mid lane na daan ni Mushi doon. Yeah. Na pa BKB TP out siya. By the time na kinailangan niya yung BKB to free hit with that divine, hindi niya na magawa kasi cooldown pa yung BKB. Yeah. Saka wala rin si Pac to back him up at the same time. Talagang kinulang sila ng ano eh, ng hold, ng disable at the same time. Winter's Curse wasn't even committed for that one. So kulang na kulang sa hold yun. Pero that's it mga sir. TNC will be moving forward sa ating upper bracket for the best of 3 series. Ang kalaban ng TNC, it's going to be either Newbie or LFY. Parehas Chinese squad yan. While Mineski naman will be dropped sa ating lower bracket against either... So, si Alorito. Pero napakaganda si... kung sino natalo sa LFY tsaka Newbie rin. Ayun yung kakalabanin ng... So, magandang simula para kay TNC rito. And hindi nakita yung fatigue nila coming from the Galaxy Battles. Yes. Given nangyari lang yon 2 days before. Yeah, okay, so... You gotta stay there, mga tropa, if you want to watch kung ano yung mangyayari with our first day ng Galaxy Battles. Pero by the way, this is Kuya Nick together with Ishii from Wombox Combo. And quick shoutouts nga pala kay The Armory for our gears ngayon. So, nabigyan na. Okay na. Okay na, okay na. Facebook.com/TheArmoryByWXC if you want to get our WXC merchandise. Okay? So stay there and we'll be right back. Lang yun. So, ibang...